Gawa ako ng Italian donuts. Toppings niya ay powder sugar o tinatawag na icing sugar. So kung paano ko to siya ginawa, sundan natin ang video ko. Good morning. Andito naman ang nagmamarunong. Ngayon ay gagawa ako ng hindi makita yung mukha ko, okay lang, hindi naman importante yung mukha ko, yung ginagawa ko ang importante. Gagawa ko ng Italian donuts. Italian donuts, ito yung hindi, kasi usually pag donut, sinabi natin donut, di ba, medyo bilog na may butas sa gitna. Ito hindi, maliliit lang to. Ano to, para yung sa Middle East pag ano doon, pag Ramadan, ano tawag ito, gamat, basta ginagawa ko to dati doon sa Middle East. Ito tawag nito ay naman, so nakita ko to kagabi sa YouTube, Italian donuts. Yung toppings niya ay lalagyan ng powder sugar. So ito na yung main ingredients na gagawin natin. Isahin ko ha, 1 cup milk. Pero ito, soya milk to. Kasi wala talaga kami yung milk talaga na pwede gamitin. Pero pwede naman to. Bahala na to. Piklay, ano lang to version. At saka 8 tablespoon unsalted butter. Yung sa YouTube, nakita ko dapat ay 1 teaspoon sugar lang. Ang ginawa ko dito, baka naman kasi, sabi ng sa YouTuber doon na sobrang ang lasa daw talagang hindi mo malasahan yung tamis, kasi malalasahan mo na siya pag nilagyan mo siya ng toppings ng powder sugar. So ito, instead na 1 teaspoon, ginawa kong 1 tablespoon and then 1 cup water. Ang hirap naman ito. And then 1 cup flour. So sukatin ko muna. Asan na yung, so yun na yung harina ko. 1 cup. Ito pala ang pasukat ko dito, guys. Asan na ba yun? Aya. Ang ingay na washing. 1 cup flour, 1 cup water, 1 cup milk, 1 tablespoon sugar, kahit anong sugar, white man o brown, okay lang. 80 tablespoon unsalted butter and then tatlong itlog. Itong itlog nasa ref ito. Nilabas ko na to kaninang umaga pa. Kasi hindi daw maganda yung direkta mong galing sa ref tapos i-ano mo sa pag-bake. Kailangan warm. Yung natural niya ba na lamig yung binili pa natin sa palengke. Yan kasi na sobrang lamigan na. Ngayon, ang gagawin natin is gawin na natin yung recipe. Ang tawag sa recipe nito is Sapoli recipe. Sapoli, yun ang nakita ko sa YouTube. Iluluto natin ito muna lahat. Yan. Tapos, pakita ko rin sa inyo step by step. Madali lang to. Pero first time kong gumawa nito. Saan ang apoy? Ilagay ang tubig na 1 cup. Ilagay, paghaluin ang milk. Ilagay ang butter. Leaded milk. Tunawin natin siya. Okay? Mabilis lang tumatunaw kasi mainit ngayon ang panahon. So, ayan siya, guys. Ayan siya, guys. Tinutunaw ko na. Sabay na natin yung sugar na 1 tablespoon. Okay? Lagyan din ng asin pang kunti lang asin. Ayan. Okay na yan. Pag natunaw na yung
unsalted butter, pakuluin ng isang beses. Isang beses lang, guys. Huwag maraming kulo. Ayan, malapit na siyang matunaw. Kasi sobrang init ang panahon ngayon dito sa Hong Kong, kasi init ang ulo ko ngayon. Actually, pwede ito gamitan ang electric mixer, kaya lang tinatamad talaga ako, kakamayin ko na lang ito. Paghalo ng itlog. Bakit? Di pwede sa kamay. Mas gusto ko yung manumano, kasi pag uwi ng Pinas, manumano, gagamit ka ng di kuryente. Nako, hindi bumagsak lahat sa bell ng kuryente, kung sakasakali. Ayan na, nag-melt na yung butter natin. Hintayin natin kumulo. Pagkulo lang, patayin yung apoy. Ilagay yung 1 cup na harina. Okay? So, ayan na, malapit na siyang kumulo. Kumulo na siya. Ilagay natin yung 1 cup flour. Strong flour to na ginamit ko. Hindi to pang baking. Wala akong pang baking. Pero okay lang to. At saka halu-haluin natin. Ayan, ganyan. Haluin ang haluin. Yan yung magiging resulta. Para hindi mag-kumpol-kumpol yung... Parang niluto natin yung harina sa butter, sa milk, at saka sa water. Yan siya. Nahalo ko na. Grabe yung init, guys. Nahalo ko na ng maayos yung ginawa nating dough para sa Italian donut. Okay? I-transfer ko siya sa medyo malaking bowl. Kasi dito ako mag-mix with the eggs. Ito, haluin muna again. Tinatamad ako kumuha ng electric mixer. Andun sa taas eh. Kaya medyo haluin siya ng mga a minute. Para yung medyo yung init talaga ng pagluto ng ng dough medyo lumabas. Ayan siya, guys. Okay? Wow. Yung amoy ng butter, nangangamoy na. So, andito na tayo sa prosesong ilalagay ang itlog. Dito, ito na lang yung pang manumano na pag, ito na lang ang gagamitin ko. Imbis na electric mixer, tinatamad ako ng salami. Ayaw kong kunin. So, ito na lang. Gawin ko is, paisa-isa lang, tatlong itlog, diba? Isa muna ilagay natin. Sit aside the two. Haluin again. I-mix lang maayos. At ayan, ayan, kasi yung katamaran mo tikla eh. Kinuha mo yung mixer. Mabilis sa. Okay sana. Iba kasi talaga ang halo ng electric mixer at saka kamay. Pero okay na rin. Pagtsagaan to. Para makita ko yung magiging resulta gamit ang kamay at saka gamit ang electric mixer. So, ayan na siya, guys. Isang itlog pa lang yun, ha. Halo ang isa pa. Paisa-isa lang. Para talagang mahalo siya ng maayos. Lalo na at manumano ang pag mix. Hindi ako gumamit ng electric.
Okay din naman ha. See? Kasi as much as possible guys, ayaw ko gumamit ng mga electric. Kasi pag umuwi ako ng Pinas at magpurugod na ko, as much as possible, kung pwedeng imano-mano lahat, alam nyo kung bakit. Makakatipid ka sa kuryente. Tama na yung oven. Nakakain ng kuryente. Tipidity. Hirap ng buhay ngayon. Kung kaya mo naman, edi go. Sa akin, practical lang ako. Tama na yung gasol at saka yung kuryente kakain. Edi wala ka ng kinita noon kung sakasakali. Mag-monkey business ka doon. Malpupunta lang lahat sa bill. Ang hirap pa naman ngayon sa atin. Kasi kawawa din. Ibibinta mo ng medyo malaking may presyo. Edi kawawa. Yung presyo may pagmamahal na lang. Mahirap din naman ipamigay. Siyempre, lahat ng ingredients binibili, diba? Kaya ikaw na yung mag-adjust kung ano ang gagawin mo. Pwede mo siya may benta ng minus-minus. So, ayan na guys. Nakagawa na tayo ng papakita ko sa inyo. Italian donut. Ayan na yung dough ng para sa Italian donuts ko. See? Ang gagawin ko dyan is ilalagay sa ang hilig ko mag-is-is. Diyos mo, yumarim. Kung si Atod pa naman, Diyos mo, yugarapon. Sip bag. Okay, ipakita ko sa inyo. Niluluto ko na yung donut, Italian donut. At saka hindi na ako umamit ng sip bag. Ito na lang, transfer ko siya dito. At saka kinukutsara ko na lang. Isang kutsara, lagay mo doon. Hindi mo kailangan maging perfect na bilog talaga. Kasi ang importante naman doon yung lasa ng ginawa mo eh. Yan. Luto natin. Tumubo din siya kahit wala akong nilagay na pampaalasa yung itlog lang. Ayan siya. Hanggang sa mag-brown-brown siya. Ng ilang piraso ng Italian. Wait, hanap ako ng donuts. Hindi ito yung donut na literal na donut na may butas sa gitna. Transfer natin dito. Nilagay ko muna siya sa tissue para yung mga excess oil niya ay sipsipin ng tissue. Yan oh, daming oil. So, ayan na siya guys. Ang gawin natin dito is maglagay na tayo ng powder sugar sa ibabaw. Ayan yung powder sugar ko. Binili ko. Icing sugar. Powder sugar, icing sugar, same. Lagay na ako ng wait lang. Nagluluto pa kasi ako sa iba. Pero ito lang ang ipapakita ko. Lalagyan ko ng toppings ng powder sugar. Yung iba kasi titira ko yun para bukas. Papalmusan ko yun sa kanila. Pag hindi nila kumakinain, bahala sila. Hindi ko na yung problema. Ito, gagamit ako ng para maganda yung forma ng pag nagtap tayo ng icing sugar. Ganyan, ilagay mo dyan. Sobrang dami, sobrang tamis. Hirap naman ano. Ganyanin mo. Okay? Ganyan. O,
Ayan, nakagawa ka na ng isang recipe ng Italian donut. Kung mas gusto nyo ng maraming sugar, okay, it's up to you. May sobra pa nga. So, ayan na siya, guys. Nakagawa na tayo ng madami kong sugar na nalagay. Ayan na. Italian donut. Ayan na yung finished product natin. Andito pa yung iba niluluto ko. Hindi ko na ito lalagyan ng asukal. Kasi bukas ko na yan. Ito, nagluluto pa ako. Ito lang ipinakita ko para may sample. So, ayan na siya. Ganun lang kadali. Try natin yung isa. Wah, bagang na ako. Yung lasa niya, nasa ibabaw. Kasi nga, hindi ko masyadong nilagyan ng asukal yung pagtimpla kanina. So, kasi may toppings naman siya na powder sugar. So, doon mo talaga malalasahan ang sa ibabaw. Yan lang guys, thank you. Gawa kong Italian donut na ginaya ko sa YouTube. Ito, hindi ko tulagyan ng toppings ng powder sugar kasi bukas ko pa ito ipapakain sa kanila. Ito naman, nilagyan ko kasi trinay ko lang ipakita. Yan. Yan yung toppings na powder sugar. Ayan siya, mas sobrang lambot niya. Try natin yan. Malinis kamay ko. Ayan o. Pag-prinis mo siya, ang lambot-lambot niya. Yun lang. So, ang ingredients nito ay 1 cup flour, 1 cup water, 1 cup milk, 8 tablespoon salted butter. Siguro, iwan ko kung pwede sa margarine. 1 tablespoon sugar and then salt konti lang. Yun lang. Halo-haloin muna yung tubig, tubig, tapos gatas. Pakuluan ng isa. Ilagay yung flour, yun lang. Ang itlog pa isa-isa ang paglagay tapos i-mix. Yun lang ang update ko ngayon. Don't forget to share, subscribe, and like my channel. Thank you.